Kamusta mga tol? Undrafted gem pa talaga itong nakuha na ito ng Lakers. Point center yung laro eh. Malakas pa dumipensa yan eh. Tinitigaw pa nga. Tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. 6'11", 250 pounds daw ha. Pero 23 years old na to ha. Center talaga pwesto nito eh. Pero napakarami kong nakita ganito mga tol. Yung dumipensa siya tapos na-rebound niya, di ba? Tapos siya yung nagbaba. Kita niyo mag-dribble no? Tapos pasa kagad sa open 3 points. 4-3, patay ka dyan. Hoya pa isa, siya yung pinagbaba. Tapos tingnan niyo yung galaw, nice oh. Tapos biglang tigil, ayun ang pasa, ang ganda. River siya, matatanga lang. Napansin niyo ba mga tol ha? Parang si Papa Duit Ramos kung tumakbo eh no. Pati kung paano magdala ng bola, parang si Papa Duit talaga eh. Tapos ganyan lang, basic lang yung mga pasa niya. Reverse na naman, butatao na naman. Ang maganda kasi talaga dito mga tol no. Malakas pa to rumibound ha. 14 rebounds laban sa Clippers, 14 rebounds laban sa Hornets. Tapos yung mga pagbaba niya ng bola, koksakto na talaga, ganyan lang eh oh. Kaya tingnan niyo oh, tingnan niyo paano siya mamama sa rebound. Tapos ayan, nag-dribble. Pero nung nakita niya, ay nakababa na kagad ang depensa. Ayan, ipinasa niya kagad. Kumbaga mga tol, no? Oo, di-dribble to pababa eh. Pero pag wala na talaga, walang wala, ipapasa niya kagad eh. Yan, pwede talaga yan ganyan ha. Sakto lang yan eh. Pero kapag fast break na ganyan, yan oh, yan oh, yan oh. Nice pass, tak-tak. Tingnan niyo dyan mga tol, no? Hinihingi sa kanya yung bola, pero di niya binigay eh. Pero ayan, naipasa naman niya na maganda sa fast break. Okay, di ba? O baka magtaka kayo, eh di ba sabi mo tol, ipasa ka agad sa point guard sa pass break pagka-rebound? Di ba yun sabi mo? Well, depende kasi yan sa skill ng player. Yan sa tingin ko kaya talaga nito eh. Kasi ito tingin ko talaga kaya talaga niya mag-start ng fast break eh. Ang kagandahan kasi dito mga tol no, hindi ito kagaya ni Wenbayayaman tsaka ni Palitong Chet na doing too much yung sobrang ginagawa. Eto si Castleton no, oo susubukan talaga niya ibaba. Pero pag wala na, titigil niya doon, stop na eh. Ipapasa na kagad niya na ganyan tapos hand off screen and roll na kagad. Kaya hindi ako naiinis dito mga tol, kaya approve sa akin to eh. Kasi kunwari si Wenbayayaman yan diba, pag ganyan, idederecho pa niya yan eh. Eto, alam niya kung hanggang saan lang yung kaya niya, hand off screen na kagad siya na ganyan. O yan pa, o, na-rebound niya, di ba? Tapos nakita niya, ay, walang tumakbo. O sige, ikaw na lang mag-battle. O yan, kita nyo, ganun lang kasimple. Ito pa isa, pagka-rebound niya, may konting tumakbo eh. Pero wala talagang fast break dyan eh, no? Ikaw na lang mag-battle. Gets nyo ba mga tol? Naalala nyo ba yung Nuggets? Kapag na-rebound ni Jokic, di ba? Takbuhan na kagad lahat. Kaya na-Taylor Swift nga yung Lakers eh. Ganun din yung pwede mangyari dito kay Castleton. O yan, tinan nyo, parang sa Nuggets yun talaga eh. Hindi masama na mag-dribble yung sentro ha. Basta marunong ka talaga at alam mo yung limitations mo. Hindi yung hindi mo naman kaya eh. Sinosobrahan pa nila, hindi ganun. At kadugsong yan mga tol no, etong pwesto na to, yan no, familiar ba sa inyo? Eh kasi, ganyan din yung pwesto ni Panungkit sa Summer League eh. Ganyan pinagawa sa kanya eh. Pero malaki talaga yung pagkakaiba nilang dalawa. Yan o, nice pass o, assist tuloy yan. Etong batang to, hindi siya limited sa ganyan na nasa ibabaw lang siya. Since marunong siya mag-dribble, pinakita natin kanina, ganyan. Tapos biglang pick and roll na, okay, di ba? Yan yung maganda rito. Kumbaga, parang yung hindi patay yung bola kasi talaga may action palagi nangyayari. Andun palagi yung threat, hindi yung lalayuan lang siya ng depensa, iiwanan lang siya sa labas. Hindi ganon. Kasi kapag ito, lumayo yung pantay niya tulad yan, hindi pwede yan sa kanya. Pwede itong tumira ng ganyan kagad eh, patay ka dyan. O yan, pares lang halos eh, no? Iniwan na naman siya ng DPS eh, oh. Pero this time, tinan niya ginawa niya. Sinalaksak niya eh, ang ganda oh. Sumablay nga lang yung layup eh. Kumbaga mga tol, no? Ayan ang play, parang yung kay Panungkit na screen sa ibabaw. Pero kapag wala dyan, pwede niyang i-adjust yan. Tapos diretso sa poste na ganyan, nag by the way, yun awa pa nga. Napakaraming beses niya ginawa yung ganyan mga tol ha. Nagre-react siya palagi based sa kung ano yung ginagawa ng depensa. Yung layup tuloy yan, unang sumablay nga lang. Pero yan, putback, na foul naman siya dyan. So andun palagi yung threat kapag hawak niya yung bola eh. Hindi patay na butas eh. Hindi mo pwedeng baliwalain. Ayun na foul na naman eh oh. Puro dyan yung pwesto niya mga tol, nakita ko ha. Tatlong laro yung pinanood ko eh. Dyan talaga siya palagi gumagawa ng play. Tapos ayan diniretso na sa pick and roll. Libre tol, aliyop mo. Yun sinubo na lang. Kaya yung tingin ko talaga sa batang to, parang point center talaga eh no. Parang Jokic yung style niya. Pero syempre malayo pa talaga sa skills ni Joker. Pero pwede siyang parang ganung style, yung style Joker. Kasi marunong talaga siyang masa. Tingnan nyo, nice pass na naman eh. Open na, ipinasa pa. Yung libre tuloy, patay ka dyan. Kaya hindi nakakapagtaka mga tol, no? Laban sa Spurs, 6 assists siya. Laban sa Warriors, 6 assists din. Laban sa Clippers, 6 assists na naman. Laban sa Celtics, 6 assists din eh. Astig, di ba? At kapag itong batang to, gumaling pa sa ganyan, nakaw, yung ganyan biglang sasalaksak, maraming papahirapan talaga to. Kasi ganyan mga tol, oh, pwesto niya kagaya nung kay Joker, ganyan, no? Pag walang pasa, pwede niya isalaksak na ganyan. Nakaw, maraming pahirapan niya kapag ganyan. Eh kasi, modern style yan sa NBA, eh. Ganyan talaga style ngayon sa NBA, eh. So, kaya niya ng ganon, pwede siya ng ganon yung modern style. O na mga tol, kumbinsido na ba kayo? Pwede, pwede talaga, eh, no? Pwede talagang point center to, eh. Sa dami na nakita kong ganito, no, isang beses ko lang siya nakita nag-turnover. Ayan lang, isang beses lang eh. Halos 95% of the time, ha. Andyan siya, no, nasa ibabaw siya na ganyan, ha. Pero isang beses lang siya nag-turnover. Isa lang.
Kahit pa doon sa apat na laro niya, anim na assist siya doon palagi eh, no? Galing yan sa mga ganyang pasa, oh, patay ka dyan. Okay mga tol, no? Para sa akin talaga, pwede talaga ito sa ibabaw ng ganito eh. Wala kasi akong maireklamo masyado eh. Saktong-sakto lang kasi palagi yung ginagawa niya. Hindi sobra, hindi over, hindi kulang. Kok sakto lang talaga eh. Kahit pa actually sa mga screens na ganyan, maganda rin siya magbigay ng screen eh. Approve din sa akin yan eh. Hindi namamatay yung play ng Lakers. Okay talaga siya mag-decision sa buhay eh, no? Hindi namamatay yung bola eh. Hira ko naman siya nakita sa loob mga tol, no? Pero meron siyang tirang ganito ha, yung parang pa-floater na ganyan, no? Isang kamay, meron siya niyan eh. Ayan, ganyan, tinan niyo, oh, pick and roll, napasahan siya. Tinan niyo ginawang tira, parang Sengun yung tira eh, no? Nalala niyo ba mga tol, binirekto natin si Sengun, di ba? Ganyan-ganyan din tumira si Sengun eh. Sobrang useful niyan mga tol, 6'11 ka tapos mamamaster mo yung ganyan. Eh makakashoot ka talaga niya kapag ganyan. Eh kasi ganyan mga tol, tingin niyo, oh. Pag ganyan kalayo na tapos tira mo ganyan, eh 6'11 ka, mahirap kang putatain kapag ganon. Ayun, tape in pa nga. At maayos din siya sa mga pick and roll ha. Ayos din pa siya, tingnan nyo, oh. Kaya dyan siya pumwesto. Tama talaga yan. O yan si Papa Dwight Ramos, umasalaksak. Ayun, nice pass. Parang si Papa Dwight talaga kumilos eh, no? O yan pa, tingnan nyo kung paano siya pumasa, oh. Lahat ng passing dyan, mga tol ha, malinis, maingat, at talagang tama lang, hindi pilit yung pase eh. Pati sa laksak niya, hindi rin pilit talaga. Pag hindi niya kaya, ginagawa niya, pinapasa niya kagad. Yun talaga yung tama, yun yung maganda. O yan pa, tingnan nyo yung pass nyo dyan, no? High level na pass yan mga tol, ha? Hindi madali yan ha? Kasi meron pong pressure sa kanya. Tapos cut yung pinasahan niya, hindi simple yan, mahirap yun eh. Masipag pa siya rumibound, eh tingnan nyo, galing pa siya sa labas dyan, no? Pasok pa agad siya sa loob para rumibound eh. Ito pa isa, galing na naman siya sa labas. Ayun, natapik pa nga niya at naputbak pa nga niya, nice one tol. Ayun yung isa pa, nagaling na naman siya sa labas ha. Tingnan nyo kung gaano kadali niya iniwasan ng isang kamay na box out. Ayun, no, napakagandang rebound tuloy niya, no? Hindi nga lang pumasok yung putback niya eh. Ito pa isa, galing naman to sa fast break. Ayun, ganyan, tingnan nyo, oh. Laban lang ng laban sa rebound tol. Gusto ko talaga yung ganyan lumalaban sa rebound. Ito pa isa, dito naman, sinuwerte siya. Sa kanya pumunta yung talbog eh. Ayun, na-rebound tuloy niya. Sa box out, okay rin ito bumox out mga tol ha. Ayun, na-rebound na naman niya eh, oh. Ayan, tingnan nyo mabuti kung paano siya bumaksot, oh. Paharap pa nga bumaksot eh. Natapik pa nga niya yung rebound. Solid na rebounder to para sa akin mga tol ha. Sa limang laro niya, 14 rebounds, 14 rebounds, 8 rebounds, 8 rebounds, tsaka 7 rebounds, okay palagi eh. At hindi niya natatapos mga tol, no? Maayos din talaga siya dumipensa. Eh, tingnan nyo, nag-help siya dyan, no? Tapos ayan, bumaksot siya, ang ganda ng boxout. Tapos na rebound niya, sana all, ganyan. So hindi to tapon sa depensa mga tol ha. Maayos din talaga to dumepensa. Eh na-rebound na naman eh, oh. Tsaka lumalaban talaga to. O yan, tingnan nyo yan, oh. Nauna siya sa pwesto, di ba? Pero tingnan nyo ginawa. Hinaklot eh, oh. Nice rebound tol. Kaya kanina rin maraming pagkakataon nakita nyo, siya yung nagbababa ng bola. Eh kasi nga marami rin talaga siya nare-rebound eh. Kung titingnan natin yung depensa nito mga tol, no, I think hindi naman talaga exceptional. Pero okay naman talaga. Pwede na talaga yan para sa isang sentro. Kung shot blocking yung pag-uusapan, para sa akin mas shot blocker pa si Panukit kaysa sa kanya eh. Kasi mas mataas yung abot ni Panukit dito eh. Pero kung sipag yung pag-uusapan ha, napakalaki talaga ng agwat nito kay Panukit. Eh talaga masipag dumipensa to. Eto tingnan nyo, oh, ganyan kasipag, oh. Salo niya yan, di ba? Ipinasa. Ayun, tumulong rin siya. Ayun, butata, tinawagan nga lang ng foul. Alam niyo naman siguro mga tol kung ano yung hinahanap ko sa depensa sa isang sentro, di ba? Ayun, butata ka dyan, boy. Tinitigan pa kayo, hawakan mo nga tenga. Pero syempre mga tol, dito ha, kung ikukumpara naman natin to kay Palitong Chet tsaka kay Wilma Yayaman, makakalahati lang siguro to na shot blocking nung mga yun eh. Mukhang payat pa nga to mga tol eh, no? Pero sabi, 230 pounds to. Sa iba nga nakalagay 250 pounds, pero parang sobra-sobra mo yung 250 pounds. Kasi si Davis na lang 253 pounds yun eh. At mukhang malayo naman yung katawan niya kumpara kay Davis Salon, no? So baka siguro 230 pounds nga yung tama rito. Ngayon, para sa isang sentro sa NBA, decent naman yung depensa talaga niya. Pwede na yung ganyan eh. Yung nakita ko sa shot blocking, hindi sobrang impressive kasi nga, medyo mababa eh. Pero yan, tingnan nyo, baong ka dyan, boy. Kaya kita nyo, bahagyan ng lumabas sa rin yung kamay niya, di ba? Pero 4 blocks siya laban sa Spurs sa Summer League ha. Nag-average din siya ng 3 blocks per game sa college. At meron siyang isang laro sa college, 7 blocks yung ginawa niya sa isang laro eh. So siguro, hindi ko lang nakita yung mga impressive na blocks. Pero talagang shot blocker siguro talaga to. Tapos ito pa matindi mga tol, mabilis din talaga tumakbo tong bata to. Ayan, kita nyo, oh, hindi takbong mayaman ha, takbong laki sa kali, yung ganyan takbo eh. Yung takbong parang hindi hinihila yung paa. Normal na normal yung takbo niya, no? Wala akong makita reklamo dyan eh. At hindi siya naiiwan sa fast break ha. Actually, mabilis pa nga siya para sa height niya 6'11, no? Mabilis na talaga yan eh. Kaya makikita mo, nakaka-fast break pa nga siya paminsan-minsan. Kanina nga siya pa yung nagbababa sa fast break, diba? Ayan, oh, tak-tak! At sa mga pick and rolls mga tol, okay rin talaga eh, no? Average naman siya sa ganito. At least average, di ba? Ibig sabihin nun, NBA level yung pick and roll niya. Meron siyang ganyang tira na mukhang masagwa, pero foul naman ata talaga dapat yan eh. Pero kagaya na pinakita kasi natin kanina, meron siya kasing ganitong floater na ganyan na pwede niyang gamitin anytime pang finish sa mga pick and roll. So okay na yung ganon.
Oh, ano pa ba? Oh, ito pa pala. Drop defense palagi yung ginagawa niya sa mga pick and roll. Eh, tinignan nyo, good box out naman yan eh, oh. As usual, kapag ganyan drop defense, lagi ko sinasabi, butas yan sa mga jumper na ganyan. Normal naman yan. At least, nakataas naman palagi yung kamay niya, nakikita ko. Pero sabi ko nga, hindi ganun kataas yung abot niya sa mga butata niya. Kaya pwede pa rin siya matirahan ng mga ganito. At panghuli mga tol, sa free throw sa Summer League ha, meron ako nakita 6 out of 7, meron 3 out of 3, at meron 5 out of 5. So solid sa free throw to para sa isang sentro. At yung sa college naman siya, 73% siya sa free throw. Decent na yan para sa isang sentro ha. Eh paano yung 3 point? Actually walang 3 point eh. Hindi ko nakita tumira sa 3 points to ha. Sa college, 13% lang siya sa 3 points. So mabuti nga hindi na siya tumira ng 3 points. So yun mga tol no, sa tingin ko talaga ha, undrafted gem talaga tong batang to kahit pa 23 years old na to eh. Polish na kasi to eh no, pulido na to. Kumbaga mga tol no, kahit palaruin mo to ngayon sa NBA sa regular season ha, pwede na talaga yan, makakasabay talaga siya doon. Opensa tsaka depensa, solid talaga siya eh. Siguro ang konting improvement na lang mga tol na kailangan niya improve pa, yung mid-range shots niya. Pero sa 3 points kahit hindi na, mukhang alam naman niya hindi talaga niya forte yung 3 points. So tama lang, nag-focus na lang siya sa training sa ibang bagay eh no. Eh kasi sa NBA, marami naman talaga setro, hindi naman talaga tumitira ng 3 points, kagaya ni Pansiksak Stone, tsaka ni Andre Paras, tsaka si Capre, diba? Pero babat naman yung mga yun eh. Kumbaga mga tol no, eto na yun eh. Eto na yung level na para sa akin na dapat maabot ni Panungkit para merong NBA team na magka-interest sa kanya. Eto kasi mga tol, useful na talaga to. Sa depensa at opensa, parehong useful siya eh. Masipag siya dumipensa, meron siya shot blocking, masipag tsaka malakas siya rebound, solid bumax out. Tapos sa opensa, yung play na palagi siya nasa taas, marami siyang pwedeng gawin doon. Pwede niya ipasa, magaling naman siya mamasa. E tapos, maayos naman siya mag-dribble, dumadrive pa siya paminsan-minsan, pero hindi naman niya pinipilit. At dinidribble din niya minsan para maiba naman yung pwesto ng screen niya. Hindi namamatay ang bola, hindi ganun ha. Hindi yung kapag wala na mapasahan, wala na, patay na yung bola, patay na butas na. Threat palagi, kumbaga no, pwedeng umiscore, pwedeng umasa, yun yung maganda. At isa pa, yung laro nito mga tol ha, kahit babad pa siya, hindi nagbabago. Ang ganda ng conditioning nito mga tol no. Actually nakita ko nga, mas mabilis pa nga siya sa ibang sentro na nakakalaban niya eh. Actually mga tol, nasign na to ng Lakers ha, binigyan siya ng Lakers ng 2-way contract. Pero tingin ko mga tol, lalo pa ngayon ha, kulang sa sentro yung Lakers. Pwede na to sa ngayon talaga eh. Pwede na to palaruin para maging 4 na ulit si Davis Arun eh, no? At sa tingin ko talaga mga tol ha, kapag etong batang to nabigyan ng magandang opportunity, tingnan nyo, kakainin niya talaga yon. Magiging regular to sa rotation sa NBA kahit wala pa siyang 3 points. Hoy, ni panghimagas, mag-like kayo para kumita naman ako. Walang niya kayo ba?